Kumusta po and welcome back sa aking channel. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang kwento ng pag-ibig na nagwakas sa isang malagim na trahedya. Ito po ang kaso ni Wang Si-chan. Si Wang Si-chan ay ipinanganak noong 1966 sa Tianjin, China at may isang kapatid na lalaki. Dati siyang nagtatrabaho bilang post supervisor. Pero nag-resign siya dito at nagtrabaho naman sa isang brokerage firm. May asawa siya at isang anak. Noong taong 1996, siya ay 30 anyos, nakilala niyang isang babae na nangangalang Chang Meng. Ipinakilala sila sa isa't isa ng isang kaibigan. Pero hindi sila masyado nagkalapit dahil pareho silang may asawa ng mga panahong yun. Matapos ang 8 taon, nag-divorce si Wang at ang kanyang asawa. At napunta ang custody ng kanilang anak dito. Noong taong 2005, nakatanggap si Wang ng tawag mula kay Chang na iniimbitahan siyang lumabas at magkape at nang makapagkwentuhan naman sila. Nang sila'y magkita, naikwento ni Wang kay Chang na hiwalay na siya sa kanyang asawa at malungkot siya dahil dito. Mula noon, nagsimula na silang magkita linggo-linggo at mas tumalas pa hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon. Si Chang Meng ay pinanganak din noong 1966. Magkasing edad sila ni Wang at kapwa sila taga Tianjin. Lingid sa kaalaman ni Wang, si Chang ay kasal pa rin sa kanyang asawang pulis at may anak na 14 anyos na babae na nangangalang Feng. Pagkatapos ng 3 buwan ng kanilang relasyon, ipinagtapat ni Chang kay Wang ang tungkol sa kanyang asawa at anak. Ikinagulat ito ni Wang at nagpa siyang iwanan na lang ito. Pero sinabi ni Chang na mahal siya nito at gusto niyang magkasama sila. Para ipakita ang kanyang matinding pag-ibig kay Wang, sinugatan ni Chang ang sarili at ginamit ang sariling dugo para isulat ang katagang, "Mahal ko si Wang at gusto kong magpakasal sa kanya." Dahil sa ginawang ito ni Chang, lalong nahulog ang damdamin ni Wang sa kanya at nagpatuloy ang kanilang relasyon. Pero bago matapos ang taong 2006, tinawagan si Wang ng asawa ni Chang at hiniling na magkita sila. Nang dumating siya sa lugar na pinag-usapan, na andon din si Chang, pinapili siya ng kanyang asawa kung sinong mahal niya at kung kanino niya gustong sumama. Pinili ni Chang si Wang. Nang malaman ng mga magulang ni Chang na may lalaki ang kanilang anak, nagalit sila. Sinugod si Wang ng mga kamag-anak ni Chang sa kanyang pinagtatrabahuhan at binugbog at binantaan na kapag hindi siya tumigil sa pakikipagkita kay Chang ay papatayin siya ng mga ito. Dahil sa takot na muli siyang balikan ng mga bumugbog sa kanya, nagdesisyon si Wang na tumigil na sa kanyang trabaho at mag-file ng early retirement. Nakatanggap siya ng 400,000 yen. Na ang katumbas ay $63,000. Umalis si Wang at Chang sa Tianjin at pumunta sa Chengdu para doon manirahan at magsama. Pero noong February 2007, muling bumalik si Chang sa Tianjin para makasama ang kanyang anak sa Chinese New Year. Nang umalis si Chang, nagpatuto si Wang sa kanyang likod. Ito ang sorpresa niya sa kanya kapag siya ay bumalik, para ipakita kay Chang ang tapat at masidhi niyang pag-ibig para rito. Ipinatato ni Wang ang mukha ni Chang at isang pulang rosas sa kanyang likod. Nagpatuloy ang kanilang pagkasama at noong 2007, nag-file na ng divorce si Chang sa kanyang dating asawa. Pero bago matapos ang huling bista sa kanilang divorcio, na-stroke ang dating asawa at kinailangan niyang bumalik sa Tianjin para alagaan ito. Hindi matanggap ni Wang ang ganitong sitwasyon, kaya nagkahiwalay silang dalawa. Makaraan ng 4 buwan, nagkabati sila at muling nagsama. Pero kasama na ni Chang ang kanyang anak sa una, na ang pangalan ay Feng. Sa kabila ng panunuyo ni Wang sa anak ng kinakasama, nanatiling galit ito sa kanya. Siya kasi ang sinisisi ni Feng kung bakit nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Para mabigyan ng anak ng dekalidad na edukasyon, naghanap si Chang ng school sa Singapore. Natanggap naman si Feng sa Northview Secondary School. Kaagad na lumipat patungo doon ang mag-ina. Pinayagan si Chang na manatili sa Singapore bilang Pido Mama
o study mama para samahan ang kanyang anak habang nag-aaral ito sa bansa. Pero mahigpit ang ilang mga patakaran sa Singapore at hindi siya allowed na magtrabaho doon. Naging mahirap ang unang taon ng pagtigil nila sa Singapore. Kapos na kapos sila sa pera. Magkaganon man, naging maayos ang pag-aaral ni Feng sa bagong school. Balitang matalino ito at palakaibigan. Nakatira ang mag-ina kasama ang isa pa ring mag-ina sa kanilang inuupahang apartment. At tulad ni Feng, estudyante din ang anak ng kanilang flatmate. Naging magkaibigan agad ang dalawang teenager. Samantala, si Wang naman ay nananatiling nasa China. Noong taong 2008, muling nagkalabuan ang dalawa ni Chang at naghiwalay. Pero ganun pa man, mahal na mahal pa rin ni Wang si Chang. Nagpatato uli siya. Isa itong bungo na nakabukas ang bibig habang hawak nito ang isang puso. Na ang kahulugan nito ayon sa kanya ay nilalamon ni Chang ng unti-unti at buong-buo ang kanyang puso. At ahas naman sa kabilang braso na para sa kanya ay sumisimbolo sa kalupitan ni Chang sa kanya. Pero hindi din nagtagal ang kanilang paghihiwalay. Muling bumalik si Chang sa China at muli sila nagkabalikan. Noong July 2008, binisita ni Wang ang mag-inang Chang at Feng sa Singapore, sa apartment na mag-ina siya tumuloy. Isang umaga, nakatanggap ang mga pulis ng tawag sa telepono. Ang tawag ay mula sa isang kapitbahay sa kanilang apartment. Ayon sa kapitbahay, isang babae ang tila nahulog mula sa apartment. Nakakarinig umano siya ng ingay na parang may ibinabatong mga silya at gamit. At kasunod noon ay mga sigawan sa loob ng nasabing building. Malakas ang boses ng isang lalaki habang may babaeng nagsisisigaw na sobrang takot na takot at nahulog na lang sa itaas ng bintana. Mabilis na dumating ang mga pulis sa sinasabing apartment. Inakyat nila ang 6th floor at nakita nila ang bahid ng dugo sa pinto ng flat na inuupahan ng mag-inang Feng at Mrs. Yang. Nakalak ito kaya piniwersa nilang buksan para makapasok sila sa loob. Doon ay nakita nila si Wang Si-chan at ang nakakapangilabot na kalat ng dugo sa crime scene. Sa loob ng kwarto ay makikita ang mag-inang Chang at Feng na pareho ng patay at tad-tad ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Sinasabing umabot sa 98 ang kanilang stab wounds. Sa banyo ay natagpuan naman nila ang anak ni Mrs. Yang na si Li Maylin, 17 anyos. Tad-tad din siya ng saksak at mga hiwa sa buong katawan. Umabot sa mahigit 40 ang mga tinamu niyang sugat. Karamihan ay sa leeg, batok at may tenga. Pero milagrong humihinga pa siya nang dumating ang mga pulis. Kaya mabilis siyang itinakbo sa ospital at na-confine sa ICU. Ang kanyang tenga ay halos malaglag na. Konting piraso na lang ng laman ang nagdidikit dito sa gilid ng kanyang mukha. At tinanggal na rin ng mga doktor ang kanyang mata sa kanan para maiwasan ang paglala ng pinsala at di na magdulot ng pagkabulag sa isa pang mata. Napag-alamang si Mrs. Yang Chia na flatmate ng mag-inang Feng ang nahulog sa 6th floor ng apartment. Kusa namang sumuko si Wang at kinasuhan siya ng murder sa pagpatay sa mag-inang Chang at Feng. At attempted murder naman kina Mrs. Yang at kanyang anak na si Li Maylin. Sa bawat pagkakataon na ini-interview si Wang at makukuhanan ng kamera, kapansin-pansin ang tila nakaplaster ng ngiti nito. Ayon sa kwento ni Wang Si-chan sa mga pulis, sinabi niyang makailang beses na siyang bumibisita sa mag-ina at sa tuwing makakasama niya ang dalawa ay puro pang-aabuso, pambabastos at panghihiya ang natatanggap niya sa dalawa. Malaking halaga na ang nagagastos niya sa mga regalo at mamahaling pagkain sa dalawa. Sinabi niyang pinagbabawalan siyang lumabas ni Chang sa kanilang kwarto tuwing nandyan ang anak nitong si Feng. At kapag dumadating ang kanilang flatmate na si Mrs. Yang at ang kanyang anak na si Li Maylin. Ang kwarto ay walang sariling toilet at dahil bawal siyang lumabas, napipilitan siyang dumumi sa dyaryo at umihi sa plastic bags. Nilalabahan din niya ang mga damit na mga ito. Siya din ang bumibili, naghahanda at nagluluto ng kanilang pagkain. Pero hindi siya pinasasabay ng mga ito sa oras ng pagkain at kung ano na lang ang matira.
yun lang ang kinakain niya. Ayon pa kay Wang, sinusunod na lang niya ang gusto ng kinakasama dahil baka magalit ito lalo sa kanya at palayasin siya sa kanilang apartment. Naghahanap kasi siya ng trabaho at wala na siyang pera para mangupahan. Napakamahal din kasi ng cost of living sa Singapore. Noong unang pagkakataon na binisita niya ang mag-ina sa bansa, 2,800 yen kaagad ang kanyang nagastos. Ikinain kasi niya ang mag-ina sa isang seafoods restaurant. At ang paboritong kainin ng mag-ina ay ang alimango. Nang muli siyang bumalik sa Singapore, winidraw niya ang nalalabi niyang pera sa bangko na parte pa ng nakubra niya sa kanyang retirement. 7,000 yen ang baon niyang pera. Sa loob lang ng 5 days, 2,000 yen na kaagad ang naubos niya. Madalas kasi silang magpabili ng alimango sa kanya. Ilang piraso lang nito ay $120 na. May pagkakataon pa na pinabili siya ng alimango ng dalawa. Matapos niyang lutuin, kumain na ang mag-ina. May natirang 2 pirasong alimango. Dapat sana ay para sa kanya naman ang natira dahil hindi pa siya kumakain. Pero sinabi ni Feng, ang anak ng kanyang kinakasama, na kakainin niya ang natira sa agahan bago siya pumasok sa school. Kaya wala siyang natikman sa kanyang binili at nilutong alimango. Makaraan ng isang linggo, pinabibili na naman siya ni Chang ng alimango para sa hapunan. Sinabi niyang, kakakain niyo lang ng alimango noong isang linggo. Ang mahal-mahal ng alimango, $120 ang presyo nito at para sa isang kainan lang. Magkaganon man, lumabas pa rin siya para bumili ng kanilang pagkain. Pero hindi alimango ang binili niya, kundi maliliit na isda. Nang makarating ng bahay, nagalit si Chang nang malamang isda ang binili niya. At habang nagtatalo sila tungkol sa biniling isda, sumabat din ang anak nito na si Feng at sinabing, napakatanga niya. Alimango ang pinabibili sa kanya at hindi isda. Sinabi ko sa kanyang, napakamahal ng alimango at wala na akong pera. Naubos na ang lahat ng savings ko sa inyo. Ano pa ba ang gusto mo? Pero hindi pa rin tumitigil si Chang ng pagbubunganga sa kanya. Kung ano-ano ang mga masasakit na salita at panalait ang sinasabi nito sa kanya. Sinabi pa nitong, kawawa ka naman. Produkto ka ba na mag-asawang aso at buriko? Nang marinig ko ang sinabi niya, nagpanting ang tenga ko. Kumulo ang dugo ko mula talampakan hanggang ulo. Pakiramdam ko, sasabog ang aking ulo. Pagkatapos nilang mag-away, natulog na si Chang ng 9:00 ng gabi na tanging panty lang ang suot. Si Wang naman ay nakahiga na rin sa kanyang kama, pero hindi siya makatulog sa tindi ng galit na umaalimpuyo sa kanyang buong pagkatao. Nanginginig ang kanyang katawan at blanco ang utak. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig at kalmahin ang sarili. Pero nang makita niya ang isdang binili, na basta na lang iniwan sa lamesa sa halip na ilagay sa ref para hindi ito masira. Dito na kumawala ang lahat ng galit na kanyang kinikimkim. Hinugot niya sa suksuka ng isang kutsilyo at bumalik sa kanilang kwarto ni Chang. Pumatong siya dito at inulos ng saksak si Chang sa ibaba ng kanyang tiyan. Nagulat at nagsisigaw ito at nagtangkang bumangon. Pero sinunod-sunod niya ang pagsaksak dito habang nakadagan siya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses hanggang sa huminto na siya sa paggalaw. Nagising si Feng sa sigaw ng kanyang ina at mabilis na pumasok sa kanilang kwarto. Dahil madilim, hindi niya nakilala si Feng. Ang alam lang niya, kailangan niyang patayin ang taong nakatindig sa may pintuan. Sinaksak niya ito ng maraming beses. Dahil sa mga ingay at kamusyon na nangyayari, nagising sa kabilang kwarto ang kanilang flatmate, ang mag-inang Mrs. Yang at ang anak nitong si Lee Maylin. Pinasok niya ang kanilang kwarto. Nakatakbo si Mrs. Yang, kaya ang anak naman nitong si Lee Maylin ang kanyang inundayan ng saksak. Pero kahit sugatan, nakatakbo ito at nagtago sa loob ng banyo. Pero hindi ganoon katibay ang pinto ng banyo. Gawa ito sa plastic. Gamit ang mga kutsilyo na pangtadtad, winasak nito ang pinto. At nang mabuksan, pinagtataga niya si Lee Maylin sa iba't ibang parte ng katawan. Karamihan ay sa may liig at batok at hagip din ang kanyang tenga.
Sa pag-aakalang patay na ito, tinugis naman niya ang ina nito na si Mrs. Yang. Dahil sa matinding takot, umakyat at nangunyapit si Mrs. Yang sa labas ng bintana para makatago kay Wang. Pero nakita siya nitong nakalambitin sa may bintana, kaya pinagtataga niya ang kamay ni Mrs. Yang, dahilan para makabitaw ito at mahulog mula sa 6th floor. Sa harap ng korte, sinabi ni Wang Si Chan na wala siyang maalala kung papaano niya pinagsasaksak ang apat na biktima. Nablangko ang utak niya sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman ng oras na yon. Sinabi niyang pagkatapos lang niya maligo, na-realize ang kanyang ginawa. Pero ayon sa prosecution, naligo siya para alisin ang mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Nagpalit siya ng damit at nilagyan ng plaster ang nasugatan niyang daliri. Nakipag-impake pa siya at sininop ang kanyang travel documents para umalis at umakas. Malinaw na tumatakbo ng matino ang utak niya. Nahatulan si Wang ng culpable homicide sa pagpatay kay Chang at Feng at attempted murder naman kay Li Mailin. Pero sa pagkamatay ni Mrs. Yang, murder ang kinaso sa kanya at dito ay nahatulan siya ng kamatayan. Noong November 2014, umapila si Wang para makaiwas sa hatol ng kamatayan, pero na-denied ito. Kasabay ng kanyang pag-apila, ang culpable homicide na dating hatol sa kanya ay nabaliktad sa pagpatay niya sa mag-inang Feng at Chang at naging murder at muling hinatulan ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, wala na ang nakaplaster ng ngiti ni Wang Si Chan. Binitay siya sa pamamagitan ng pagbigti, pero hindi na ipinaalam sa publiko kung kailan ito ipinatupad.